Hello mga ka-JC! Welcome back ulit sa panibago nating vlog. Ayun. So, andito kami ngayon sa Arkhangelsk, Russia. And, ang ganda ng panahon guys, oh. Ayan. Ganda ng panahon, ano? So, nagloading kami ngayon ng craftliner, guys. Ayan. Yung paper roll, no? Paper roll. Ayan yung karga namin ngayon. Wow, ang ganda talaga ng panahon. Andito kami ngayon sa river, eh. Sa ilog mismo, tabi ng ilog do guys. Yan may mga barko pa rin sa likod namin, no. Yan may naka-anchored vessel pa diyan. So nalo-loading kami ngayon ng craftliner guys, no, medyo kwan na rin. Patapos na rin kami siguro bukas matapos yung loading namin. Yan. So yun yung cargo natin. Dito sa hold number 2, naka-second layer na tayo diyan. And then doon naman sa hole number 1, pang third layer na tayo doon guys, no. So yun yung crane. And then yun ang naglo-loading tayo ng craft liner. So nagdala ko ng tubig para sa mga stevedore guys kasi wow na oras sila, kawawa naman. So mahirap lang ito sa Russia guys kasi mahirapan sila magsalita ng English. Yung English kasi dito is parang kurso na kukunin mo, no? Kailangan mo kumuha ng course na English para marunong ka, para matuto ka mag-English. Hindi katulad sa atin sa school na kasama na sa mga subject. Yan, so baba tayo guys, baba tayo sa bodega. Nikolai! Thank you. Yeah, that's my friend Nikolai. Say hi Nikolai. Hi. Hi. Good. Be careful, not to throw them. Water, water. Running kidai. No. Туда no. No, water. А, ну это понятно. Yan guys, so sinabihan ko sila na huwag itapon yung tubig, no? Hindi kasi kami makaitindihin eh, kaya action-action na lang. Good? Oh, okay. Это же PSD. Yeah, so as duty officer naman guys, no, chinisek namin yung mga damage katulad yan. Yan yung may mga punit-punit na yan. Katulad yan, no. Bibilangin namin yan kung ilang piraso yung napunit sa gilid. No, tapos i-check namin yung top condition niya kung wala mga oil yan, wala mga dumi. Yan kung gaya naman ito, nagtitelescopic siya, no. Tumataas yung gilid nito sa, oh. Tumataas yung gilid niya na coil, yung ply niya. Mataas, so damage din yan. No. So the most important is yung hindi siya sira na sira talaga. Okay lang yung mga punit-punit na yan. Okay lang yung mga punit-punit kasi hindi lang gaano maluba na punit, hindi lang gaano marami. So naglalagay rin sila ng karton sa gilid. Diyan. Para sa mga, para sa moisture, no? Kasi minsan nagmo-moist itong gilid, nababasa itong papel. So naglalagay tayo ng karton diyan. Kada side siya, no? Yung lahat ng may contact dyan sa my ship side, may mga karton yan. Yan. Ito meron din. So dyan sa sahig, may karton din na nakalapat dyan. Kung makita nun sila alim, no? May mga karton yan doon. Para to avoid moisture, no? Hindi siya magkukontak sa cargo natin.
Ang ikakarga natin ngayon guys is 1,870 plus, no? Na ganito. Yan. So tomorrow matatapos na rin kami. So ang cargo na ito is dadali natin sa Germany. Germany yan guys. So kami naman guys, no? Yun lang, monitor lang kami sa cargo, sa loading, no? Walang mga maluluba na mga damage, walang grabe na damage. Monitor ng ulan kasi bawal kasi yung ulan guys, no? Pag ambon, sarado agad, budigan natin. Ngayon medyo maganda yung panahon pero nakaraang araw palaging umuulan kaya bukas sarado kami ng hatch cover natin. So pag loading nila yan guys, iniipit na ng clamp, no? Side to side lang yan, iniipit ng clamp side to side. Yan, so maglalagay sila ng karton sa gilid. Yan yung clamp natin guys, oh. So kapag binibira ng crane yan, iipit yan doon. So ngayon guys, maglalasing din tayo rito. Maglalagay tayo ng gearbox eh, kasi may gap yun, oh. Dapat walang gap yan dyan. So ang gagawin natin, maglagay tayo ng earbag dito. Yan, so mag-earbag tayo ngayon. Gukunik ni Kyle yung connection ng airy natin, yung hose. Yun. Yan, tapos natin ang hambol. Naka-on na ito. Okay. Sige pa guys. Sige pa. Yan mga ka-GC, yung purpose pala ng big bag natin or yung lashing bag. Para ma-fill up natin itong gap dito, no, sa cargo between the sides and the cargo, no. So kailangan maglagay tayo dyan para in case magruling-ruling yung barko natin, tatagilid-tagilid, hindi siya papalo-palo dyan. So nakasecure siya dyan kasi dahil may airbag dito. So for the moment, break time sila mga ka-JC. And then natapos ko lang mag-check ng mga damages. So, may nakita ako na around 2, 4, 6 8, 10. So far meron tayong 11 na damages, no? Iba kasi mga punit tulad niyan. Ito. Yan, nililista ko yan. Mga ganyan, binibilang ko kung ilang ply. Yan. Tapos ilista ko. Kasi mamaya inform ko yung foreman about sa mga damages natin para magawa ng report. Yan, ang kapal nito, no? Ang kapal ng rulyo. So craft liner yung tawag niyan. Tulad makikita mo dyan, craft liner. Yan, yung mga ginagawang papel or kung ano man, basta papel. So ito yun sya, no? So hindi pa ito finished product. Pag deliver ito sa mga planta, sa mga pabrika, pinaprocess pa yan, no? Yan, so tapos na rin itong cargo hold number 1 natin guys. So, naka 3 layer na tayo dyan. And then kung makikita nyo, may mga airbags na rin yan. Yan, may mga airbags na rin dyan, ano? Yan, lahat na may mga portion na pwedeng gumalaw, no?
Lahat ng mga cargo na pwedeng gumalaw dyan, nilalagyan natin ng airbag yan. Para tight na tight talaga yung cargo natin. So tapos na ito, and then maya maya is kakabiran nila ng papel na laman yan. Para ma-prevent yung pagkabasa, dahil minsan nagmo-moist itong taas ng hatch natin. Yung hatch cover na yan, yung taas na nagmo-moist, so tumutulo yan dyan sa cargo. So ang gagawin nila ngayon yan is kakabiran nila ng papel yan, katulad yan. So kakabiran lahat yan. So silipin naman natin yung cargo hold number 2, guys. Dyan sila naglo-loading ngayon. Silipin natin kung ano na yung sitwasyon. Malapit na rin itong matapos, guys. Mga I think mga 200 plus na lang. Matapos na rin yan. 200 plus na lang ng cargo. Yan. So papunta yan doon. So madami ano? Madami. Baba tayo doon, guys. Puntahan natin yung mga stevedore doon sa kwan. Number 2. Malapit na matapos yung cargo operation, no? So around 40 plus na lang yung A1 hanggang dyan. 40 plus, so 1, 2, 3, 4. So may A1 sana, dalawang row na bakante dyan. So gagawin natin yan is maglalagay tayo ng lashing belt sa gilid at saka doon, and then igagapos natin yung mga lashing belt na yan para secure yung cargo, hindi siya mag-move forward. Yan. Konti na lang yan, siguro mga dalawang oras tapos na yan. And then yun, gaya nasabi ko kanina, mag-cover na naman sila ng papel sa taas. So nagtatakip sila ngayon ng papel, guys, sa taas. Tapos na rin yung cargo operation natin, kaya maya maya pagkatapos yan, immigration na lang sa customs clearance, and then departure na tayo. Yan, so tapos na yung loading natin, guys. Ito na yung final nya. May dalawa pa tayo na kuwan dyan, no? Extra na butal. So ginawa namin is naglashing kami ng belt dyan, no? Paikot. Paikot yan hanggang doon. Yan, doon namin sinecure yan. Tapos paikot doon sa harap. Yan, tapos ito namang dalawa, no? Ang pag-secure namin dyan is belt din, tapos inikot namin ito sa may cargo. Yan. Diyan namin inikot. Yan. So ngayon, nakipag-airbags na rin kami. May mga airbags na dyan. May airbags na din dyan. Saka doon, sa may kanto. No, para hindi lang gagalaw yung mga kargada natin. So dapat intact siya. So nilagyan may airbag dyan. Dito. Saka doon. May mga airbags na rin yan. Then yung mga stevedores, naglagay na rin sila ng mga papel sa taas para iwas sa patak ng moisture. Yan. Kasi pag bumabiyahe tayo, guys, nagmo-moist yung taas na yan, no? Tapos nagmo-moist yan dyan, tapos tumutulo yung tubig dito, yung moisture. So dapat nakabalot ng papel. Yan, guys, so naglalagay sila ngayon ng mga papel. So nasa tatlong kanto, guys, no? Tatlong patong na papel yan. Para sure talaga na hindi matuluan ng ano yan. O hindi ba na siya mabasa ng moisture. So tapos lang kabiran lahat. Yan. And then ngayon magsasarado na tayo ng hatch cover, and then preparation tayo for departure. Yan, so sarado na yung mga hatch covers natin, guys.
Andun, so sarado na yan lahat. And then ready to sail na tayo. So, yan, so departure kami ngayon, guys. So finally, makakalis na rin tayo. Yan, so nakakalis na tayo, guys.